Ito, kailan daw ito tatapusin? Wala pa, oh. Oh, ito, ano po? Lutuan, Tapos lutuan na din. Ninyo yan. Patapos na din po siya. Ha? Patapos na din po. Oh, ako eh, ano? Nanghihina ang tuhod ko sa nakikita ko. Yung gusto ko, hindi nasunod. Ha? Nanghihina naman ang tuhod ko dito sa inyo. Yung instruction ko na gagawin, hindi naman nasunod. Barangay, katuwang yun sa paglingap, katuwang ng mga tao na lubos na naghihirap. Siya si Mr. Public Service, KSP, Kabarangay Efren. Small YouTuber na handang tumulong, Bicolanong vlogger. Siya si Manong Efren, kasama si Video Game Official, KSP TV Official. YouTube channel na handang tumulong sa mga kababayan, magsisilbing kaibigan. KSP, Kabarangay sa pagtulong, katuwang sa paglingap sa mga taong naghihirap. Lina at samahan sa pagbibigay saya, sa araw ng Pasko. Tuloy-tuloy lang ang saya, tuloy lang ang serbisyo, mga kabarangay. KSP TV, magsisilbing karamay. Nagdaramanan natin ang lamig ng hangin, mga tala sa langit ay magniningning. Pasko ay salubungin, ipagdiwang natin. KSP TV, kasama natin. Ito na yung kaayusan ng bahay din na Mary Rose. Yung bintana na yun, sabi ko dun sa karpintero, lagyan ng flat sheet yung taas kasi matatampiyasan. Bihira. Hirap talaga pag hindi ka magbabantay sa mga pagawain, mga ganito. Hindi, yung instruction mo hindi naman nasusunod. Hirap. Alam nga naman bantayan mo to maghapon, araw-araw, di wala ka nang magawa. Diba? Ngayon yung ibaba, pinalagyan natin yan ng tatlong patong na hollow blocks para hindi masira yung plywood. Tapos inibabawa natin ng flat sheet. Yung loob, ito, sementado na. Pero may mga hindi pa rin malinis tingnan. May mga dumi-dumi, oh. Mga basa-basa. Dito kasi sila naghuhugas. Nasabihan natin si Mary Rose na huwag dito maghugas kasi napuputik. Sementado nga, putik din. Dito naghuhugas sa loob. Alagyan natin ng hugasan dun sa labas. Ito yung sinasabi ko. Dito yung ka-elevate yung kanilang lutuan. Pag hindi naaabot ng ito, sabi ko ilagay dito yung natirang flat sheet. Hindi pa nagagawa. Dito kasi sa lugar na to, grabing ulan araw-araw. Paputol-putol yung trabaho ng karpintero natin. May kwarto na sila dito. Ito yung plywood na gagamitin doon sa tawag dito sa paggawa ng kanilang tulugan, kanilang papag. Ito yung pintuan ito, Ayan. Naming kalat ni Mary Rose. Itong kwartong ito, sabi ni JM and Mark, merong isang sponsor sila na gustong magpagawa ng double deck. Maganda naman yun, double deck, no? Para magkasya silang apat, no? Mag-iina, double deck. Dito sa kwartong ito ilalagay. Ayun, nilagyan ng flat sheet din. Tama yun. Tapos dito may re-rose. Yung hugasan mo sana. Daming hugasan, oh. Diyan, yan yung hugasan mo. Para huwag ka maghuhugas dito sa sahig. Opo. Kasi pag naghugas ka sa sahig, mababasa yung sahig nyo. Tulad niya, no? Basa, di ba? Nag-ulan po ng madaling araw. Nag-ulan nga, eh. Wala tayong dapat ipagtaka doon. Araw-araw naman maulan dito, eh, no? Ito, pag medyo nang maganda-ganda naman ang panahon, Mary Rose, ipinturahan natin yung bubungan ninyo. Ano? Para hindi kalawangin. Yung mga pinagagawa ko pa, hindi pa natatapos. Ha? Ano po, grabe po yung gagawa pa. Ano-ano lang po yung gawa.
Paano? Pasulpot-sulpot. Naulan po. Naulan. Okay. Oh, yung anak mo, bakit ganyan parang dugyutin na mga anak mo? Nagkain po ng biskwit. Ah. Nagdala po sila, Kuya Mark, po ng... biskwit. Uy, pakakain. Linisan agad, no? Kung hindi pwedeng liguan, hilamusan agad. Lagi ng pulbo para mabango-bango naman. Ano? Bawal po sa kanyang pulbo. Ay, bawal nga. May ano yan eh. May asma po. May asma. Oo, bawal nga. O, kumusta na yung bigay sa inyong ano? Yung nebulizer? Wala pa po. Ah, wala pa. Ah, hindi nga pala kayo nakasama. Geraldine po. Okay, okay, okay. May bibigay ako sa iyo. Sabi po ni Geraldine, pwede po kami manghiram. Ah, okay. Dahil may bibigay ako sa inyo. Baka sunod na balik ko, bibigay ko sa inyo yung nebulizer ng mga anak mo. No? Ano itong hanahawakan ng anak mo? Baka yan ay masugat dyan sa lata. Lata ng sardinas pinaglaruan, ma. Matalim yan. Iniipon po. Iniipon po na ang pibinibenta. Oh. Ito, kailan daw ito tatapusin? Wala pa, oh. Oh, ito, ano lutuan, po, lutuan ninyo yan. Patapos na din po siya. Ha? Patapos na din po. Oh, ako eh, ano? Nanghihina ang tuhod ko sa nakikita ko. Yung gusto ko, hindi nasunod. Ha? Nanghihina naman ang tuhod ko dito sa inyo. Yung instruction ko na gagawin, hindi naman nasunod. No? Alam mo ba, pagka mahal-mahal ng mga binili ko na yung materyales, katapos, ganyan-ganyan, no? Wala pong mahiraman kung magagawa po ng ano, gunting sa yero. Lagi pong pag nanghihirap po sa ibang ano po, wala po at dala po sa trabaho. Hindi masyado nagugupit yung flat sheet, yung yero. Mga pinapaalis ko, ilagay doon, di ba? Tulad niyan, oh, wala pa itong bubong, oh. Itong dirty kitchen ninyo, yung hugasan. Opo. Oh, pag maulan, nababasa din kayo dito, oh. Yan, tulad niyan, oh. Oh, Mary Rose, huwag kang maghuhugas dito sa kusina ninyo. Oh, tingnan mo, basa. Oh, kasi dito ka naghuhugas, ayan, oh. Di mababasa dito. Doon ka maghugas, oh, dito, Mary Rose, ano? Dito ka maghugas. So, sabi ko, malagyan na ito ng ano, oh, ng, bubong, no? Kain na kayo? Opo. Nakain na po. Ha? Nakain na po. Kain na kayo? Opo. Itong ganito, sabihin mo dun sa karpintero, ilalagay ito sa labas, ha? Ilalagay ng ganito sa labas. Ano yung ganito, oh? Para magtibay yung kapit ng plywood. Opo. Ha? Nasaan ang ibang anak mo? Andiyan po, naglalaro po. Naglalaro. May mga kalaro po ay. Magagaling na, wala nang sakit-sakit, ano? Wala na po. Wala nang mga sakit, buti naman. Yung higaan ninyo, sabi ni JM and Mark, merong gustong magpagawa ng double deck. Ah, double deck. Opo. O eh, maganda yon para sa inyong mag-iina, para hindi kayo magsisiksikan doon sa isang papag, double deck yun, dalawa magkataas, ano? Okay. Oh, sabi nila JM at Mark, papagawa daw nila. So, ang bibilhin ko na lang sa inyo, kutsyon, ano? Mabili ako ng kutsyon para doon sa double deck na gagawin na na JM at Mark, ano? Okay. So, alaga, ano mga anak mo parang nagkakasakit? O, anong oras na ba? Umaga, alas 9 na, ha? Alas 9 ng umaga na, nakakain naman na kayo. Opo. O, eh, paliguan mo na yung mga anak mo. Papaliguan ko nga po. O, paliguan mo na para hindi ganyan tingnan. Tinapos ko na po yung labas. Tatlo pala yan. Tatlo. So, talagang mahirap nga naman. Nagluto ka, naghuhugas ka. Di ka pa nga makatapos ng hugasan eh. Mga hugasan mo, andito pa o. Oh. Ayan, o. Oh. Di ba mga hugasan mo pa? Tapos naglalaba ka pa. O, maglilinis ka pa ng bahay mo. At madumi yung kwarto mo, nakita ko madumi. Opo. Daming kalat. Ha? Mga damit po. Oh, sa sunod na balik ko dito, magdadala ako sa inyo ng Durabox, yung lalagyan ng damit ninyo. Katapos sa ko lang po nakalagay yung mga damit. Kaya nga, yung Durabox, ano? Para may lalagyan kayo ng damit. Tapos, yung kutsyon, ano? Para maayos ang inyong pagtulog na mag-iina. Nang... yung karpintero natin, di yata marunong. Hindi po masyadong ano po. Ano ko yung talaga naman, Diyos ko po. Anyway, sige.
Nandiyan na yan. Alam nga namang araw-araw ko yung bantayan. Di ba sabi ko, Mary Rose, bantayan mo. Opo. Sabi ko sa iyo, instruction ko sa iyo, ito ganyan, ito ganito. Dapat sinabi mo dun sa karpintero. Di ba? Sinabi mo ba? Sinabi ko po. Kaso po, wala pong iba pong gamit. Ano ba? Ay, sige. Oh, ito, sementado na to. Hindi na ito nagpuputik dito, ha? Hindi na po. Oh, ay. Dapat walang aso sa loob kasi yung anak mo may hika. Ano? Opo. Ano to? Ano to nandito sa loob? Uling. O ba't nasa kwarto ang uling? Eh, pagka na ano po, na baba, naglaba po ako, pinasok mo na po dyan. Higa, katabi ng higaan ninyo ang uling. Ano ba yan, Mary Rose? Huwag ganon. Ganon, madumi yun. Yung anak mo may hika, may asma. Ha? Opo. Oo, delikado yan sa bata. Kaya nga natin ginawang semento ito. Para hindi maputik, hindi, para komportable ang galawan ninyo mag-iina. Tapos may uling sa loob, may aso sa loob, tapos basa yung din ka naghuhugas. O, oh, diba? Kung ano, wala pa po, hindi pa po naayos din. Kaya nga eh. Mm-mm. Ay, sige ha. Ingat kayo ng mga anak mo. Ay, ito oh. Ito, ano pangalan mga uli? Bayon. Bakit ganyan ang pagkagawa mo sa bintana? Ano sa Camera Rose, bakit ganito pagkagawa mo sa bintana ninyo? Ano po? Para po, diyan ko po ipapatong yung mga gamot. Ha? Yung mga gamot po. Diyan mo ipapatong? Opo. Oh, kaya ganyan ang pagkagawa mo. Pero po, di po maabot mo. Maampiyasan din kayo diyan, kaya lagi niya nang sabi ko, lagi ng flat sheet. Ah, okay. Kaya po yung dibukas din po bang kurtina? Oo. Ay, pag kurtina, mababasa din yun. Flat sheet talaga. Ano? Yung pala purpose ni Mary Rose. Kung ba't ganyan, yung ibabaw niyan sa pawan daw ng gamot. Ay, okay. Para po naabot ng mga bata. Ha? Oo. Yung sabi ko, yung dirty kitchen na lang yun, oh, bayon, ano? Lagyan ng bubong agad para doon na naguhugas yung mag-iina. Kasi naguhugas si Mary Rose dito sa kusina, oh. Eh, nababasa din, no? Dugyot din yung kusina nila, pero kung may hugasan sila, no, katulad doon, no, sa lugar na yun, edi hindi sila maghuhugas din sa semento, sa kusina, ano? Please, ha? Oo. Oh, ay sige, babalik na lang ako, ha? Opo. Oo. Tapos ito, oh, Kuya Bayon, di ba sabi ko sa iyo, dito sa likod ng kusina, yan, ito, likod ng kusina, ito, sabi ko, dito, lagay din yung flat sheet, di ba? Flat sheet din dito. Ha? Oh, yan. Alisin yan, oh. Pangit tingnan. Bubulok din yan, no? Flat sheet ang ilagay dyan, ano? Okay. Oh, hindi na ako magtatagal. Alis na rin ako. Opo. Balik na lang ako sa sunod, ha? Opo. Mm-mm. Pinturahan natin yung bubong nila, ha? Opo. Alis na ako, Mary Rose, ha? Ingat kayo, mga anak mo. Oh, nagtanim ka na dyan ng halaman. Oh, okay. Tama yun. Ayan, pagandahin mo ang bahay mo. Pagtanim ka ng mga bulaklak sa panabi, halaman. Malawak naman tong harap eh, no? Oh, magtanim-tanim ka dyan kasi naganda ang bahay, paligid ng bahay kapag ka maraming halaman. Tapos laging malinis. Ano? Para kapag ka ang bahay malinis, ang mga bata malinis, malayo sa sakit. Alam mo ba yun? Okay. Oh, sige, ingat ha. Babalik ako dito. Pagbalik ko, sana tapos na ito. Ano? Apo. Dadala ko ng kutsyon, tsaka yung tawag doon? Jura box. Oh, sige. Ingat kayo.